share ko naman po sa inyo kung paano ang version ko ng pagluluto ng Canyon seafood. Yung spicy po siya. Ito yung usually na sinaserve pag may mga budal fight, seafood budal fight. Ngayon, gagawa na lang po ako ng homemade na seafood budal fight. Okay? Ito po, i-share ko lang po yung mga ingredient ko. Ito po, bawang po. Siguro mga maraming bawang siya. Siguro mga walong butil ng bawang. And then, isang malaking sibuyas po. Tapos, isang siling labuyo. And then, meron din po akong star anise na mga dalawa o tatlong piraso. Isang laurel lang po. Okay? Yan po. Tapos, meron po tayo. Ito po yung main ingredient natin. Crab po siya. So, lilinisan lang po natin mabuti. Brush. And then, ikat po natin sa dalawa. Ayan. Tapos, pag nakat na po ninyo, tanggalin nyo yung medyo parang ano niya, yung parang kinain niya. Para malinis po siya pagka niluto. Okay? Yan po yung crab. Ito rin po yung hipo natin. Walang masyadong malaki pero mas maganda yung malalaki sana. Ito lang yung available na hipon. So, linisan lang po natin. Tanggalan yung sungot at gupit-gupitin lang po. Yan po yan. And then, meron po tayo ng ito po yung pinakulo kong sweet corn. Medyo pinakuloan ko na po siya kasi medyo matagal siyang luto. Kung gigisa-gisahin ko lang po, mas maganda yung luto na siya. Tapos medyo may sabaw siya. And then, yan po, yung ating mga main ingredients. Ito po yung mga ilalagay natin. Of course, kailangan natin ng oil. Any oil po, since na wala naman akong oil. Mura olive oil po dito sa Dubai. Kaya ipinanggigisa ko lang din to minsan sa mga gulay, sa mga ganyang seafood. Konti lang naman kasi gagamitin. Pero pag mga magpa-fry ako ng mga isda, baboy, manok, syempre yun ang yung mga canola oil na lang po. So, ito olive oil. Kahit ano pong oil pwede. And then, gagamit po tayo ng pamintang durog. Oyster sauce po. And then, gagamit po tayo ng hot ketchup, tomato ketchup. Banana ketchup po. And then, of course, asin, chili paste, or kahit kung wala nito, okay lang. Meron naman ng chili, pang dagdag lang po siya. And then, Sprite or 7-Up. Mountain Dew, since Mountain Dew lang. Tapos, butter po pala. Yan, butter. Para sa pag-isa. Actually, ito nga pala gagamitin ko, konting ano lang. Tapos, lagyan ko siya ng pang red wine. Para lang medyo may sipa. Okay, yan po yung ating mga ingredient para sa ating seafood budal fight. Laan lang natin ng konti yung mais para kasi pag nilagay dun, medyo luto na siya. Konting kulo lang po. Ayan, kagaya po, konting tubig. Iniwa ko siya ng siguro sa isang mais, pinag-apat ko siya o pinag-lima. Kulo lang po. Tapos lagyan natin ng konting asin pagkakulo para may lasa na. Pakulo. Pinakuluan ko po kasi siya ng konti para yung sabaw din po siya ng mais, siya rin yung isasabaw natin dun sa ating crab and shrimp para mamaya malasa, manamis na miss siya. Okay po. Yan muna, papakulaan natin. Alagay na po tayo ng konting olive oil lang. Since konti lang po, kasi ang talagang papasain lang po natin yung dulo ng olive oil. Ayan. Kasi masarap. Ayan. Misahin po natin itong ito po tayo. Ang
bawang. Yung bata ng ginamit natin una. Medyo nang susunog agad. Okay, maglalagay po tayo siguro mga gantong butter po. O isang buong butter, mga quarter lang po ng butter. Para mag-melt. Sama na siya pag-isa. Quarter butter. Okay. Yan po lang natin mag-isa. Mag-melt yung butter. Slow na nag-iisa. Nag-golden brown na rin yun. Ayan po. Ayan, medyo golden brown na siya. Ayan po, ayan lang po. Okay? And then, lalagay na po natin po. Crab. Yung crab po, paglagay, kailangan nakaganto. Huwag na lang natin patawin. Nakatihaya siya. Para yung, kasi may mga taba-taba siya. Ayan nyo lang siya. Para naliluto yung sa loob. Hindi ko natatapon muna. Kahit lalim ito susunod. Para medyo pagka nag-orangey na siya. At kumbaga na firm na yung laman niya, hindi na siya nalalaglag. Ayan. Saktan lang po natin ng konti para medyo, ano siya, yung parang medyo nai-steam siya. Ayan lang po. Ayan, hindi pa siya. First time lang siya. Ngayon ang gawin natin. Para hindi po masunog siya muna ng konting Sprite o Mountain Dew. Patahating. Nandun lang po. Para lang po siya, parang may steam siya dito. Okay? Yan. Konti lang po muna. Ayan. Ipapa-orange lang natin siya ng konti. Ilalagay na po natin yung ano habang ini-steam para yung isang laurel at saka yung star anise po. Ayan, habang nag-steam siya para medyo may lasa na siya. Munting asin. Ako po kasi wala na may exact measurement. Tansya-tansya lang po. Tapos saka na lang natin lahat. Ayan. Habang ini-steam. Oh, hello po. Ayan, medyo ano na siya. Konting nag-brown, nag-orange na siya. Ngayon po, ay lalagay na rin natin. Lagay na po natin yung mga tapos yung ketchup. Palagay ko na po kasi yung ano, mga ano niya, ng palasa. Tansya-tansya lang po yan. Tapos, mamaya na, dagdaga na lang natin. Tapos, i-ano ko lang po kasi since na ang ipo naman eh, ano,
mas madali siyang maluto. Naluto po siya dyan sa gitna. Dali lang pumutuin yan actually. Ate, yung mga seafood naman na yan, eh, hindi naman kailangan siya kailangan palambutin. Yan ay mag-orange lang siya. Ito na. So, yan na po. Close lang po natin. Habang nagpapa, ano siya, lagay na natin yung mga paminta. Sarap din na may maraming paminta. Dagdag siya na ang pang sa lilo. Dagdagan na lang natin ang puti na natin itong ketchup. May patayin pa tayong ketchup tayo. Ako, timplang timplado na lang din siya habang nagpapaano siya. Ayan po, kita nyo, medyo mag-orange na rin siya. Kita nyo, hindi ko pa siya masyadong hinahalo, ah. Basta na rin po ako nalagay. Lagay ko na rin po itong ating mais. Lagay lang po ako ng lagay. Tapos mamaya pag hinalo ko, saka ko siya titimpan. Sorry, tatlong maliliit to. Ayan. Pinagtatlo-tatlo ko lang. Ayan. Ito po, meron po akong sabaw ng mais. Kalahati ilalagay ko kasi para may lasa rin. Gusto kasi ng mga kasama ko. Eh, medyo kahit sabaw, ulam na. Ayan. Mais. Sabaw ng mais. Takpan po natin. Lagyan natin ng konti. Chili paste. Actually, ito pong ano ko. Chili paste. Hindi ko muna gagamitin. Ito na lang na ano. Isa. Kasi parang may ano, nakalimutan ko, may konting mani pala siyang kasama. Kahit wala naman po dito kung ano, hindi naman to ano, since ito eh ano, gusto nila maanghang. Tagyan ko lang ng konti. Parang ayaw magpakain pag ito na maanghang. Sayang, baka hindi naman na makain. Ayan po. Close lang natin. Lagyan ko po siya ng konting red wine. Para lang po, ano, kung gusto nyo medyo may tama ng konti, charing. Eh, Diyos, lasingin ang mga kasama. Hindi po. Para lang may something na malasa. Ayan, lagad ko ng konting red wine. Ayan. Para may konting sipa lang po. Okay. Baka malasing ang mga kasama ko. Konti lang po. Kasi kami sa save, baka malasing eh. Nako. Makakalong tayo bigay sa mga pasahero. Ah, customer. Ayan. Halo na po tayo. Ayan, kita nyo na ang kulay. Ang sarap po niya. Ayan na yung ano niya, sabaw ng mais. Konting
rice. Tikman po lang natin kung tama na yung kanyang alat. Na. Konting alat pa po. Kaya patsatanta lang po kasi yan. Patis. Hindi ko to nasama kanina, pero ayan. Nasa sa inyo na yun, kung anong gusto nyong panlasa. Ayan, patis. Wala na pala. Nubos na patis. Ah. Ako kasi pag nagluluto ko, ano-ano, hinahanap kong panglasa, dinadagdag ko na lang. Ayan. Ang sarap po niyan. Okay? And then, burburan ko siya ng konting asukal na pula. Ayan. Pati ako eh. Gusto ko yung ano. May konting ano. Pamis. Hindi nila makulangin sa lasa talaga. Maghalo-halo yung kanyang ano doon. Ah, panamya. Ayan po siya. Ayan, para yung naluto na yung mga nilagay ko sa mga. May natira po akong konting sabaw ng mais. Ito. Bali, nilagyan ko lang siya ng ano, ng all-purpose flour. So, mga tatlong kutsara. Kutsara lang po. Para lang po siya medyo lumapot yung sabaw natin. Ang palapot ng sabaw. Tapos may lasa na. Lagay na po natin. Medyo malapot po yung sabaw natin. Lagi na lang kami nagbo-boodle pipe sa work. Ayan po ah. Medyo tikman lang natin sa lasa. Ang. Sarap. Okay na po yung lasa. Hindi po ako naglagay ng tubig. Ang pinakang sabaw ko is yung Sprite. Nakalahat yung baso. Tapos yung sabaw ng pinakulong mais na manamis-namis na masarap ang lasa. Ayan. Ayan na po. Medyo saucy po yung ginawa ko kasi alam nyo naman, bottle fight. Mamaya, makikita nyo po kung paano namin to bubunuin. Ayan. Ayan na po siya. Luto na po siya. Ano na po yung lasa niya? Sakto na po. Guys, ito na po yung ating ano, budal pie. Sino ba? Baka matpan yung budal. Ayan po. Wow! Irakesh. Ayan na po yung ating ano, spicy seafood. Uy, yung electric na po. And then, Peng, tutok sa atin. Steamed veg. Tangkong. Tangkaki. Wow, ang ganda ng...